Patuloy na naapektuhan ng amihan ang nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas. Asahan ngayong gabi na magiging maulap, may mga kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, ganun din sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi ng Luzon at ganun din sa buong Visayas, generally maliwala sa panahon, may kalamigan ng early morning temperatures, maliban lang sa mga ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Sa Mindanao naman, mainit at medyo malinsangan, maliban lang sa mga ilang isolated rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm. Mararamdaman pa rin ng mga kababayan natin dito sa silangang bahagi ng Luzon ang epekto ng amihan. Bukas, magiging maulap pa rin na may mga mahinang pag-ulan mula sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, ng Quezon at sa nakararaming bahagi ng Bicol Region. Metro Manila naman at natitirang bahagi ng Luzon, generally maliwala sa panahon maliban lang sa mga ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Mainit at medyo malinsangan naman bukas sa buong Visayas at Mindanao at kung magkakaroon man ng pag-ulan, dulot lamang ng mga localized thunderstorm, lalong-lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan natin, no, advisable pa rin na magdala ng payong dahil kung di man protection sa biglaang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi, protection naman natin sa medyo mainit na araw. Samantala, dahil sa patuloy na pag-iiral ng amihan, nadagdagan na po yung mga bahaging karagatan na may nakataas na gale warning. Yung mga karagatan sa paligid ng Hilagang Luzon, ganun din sa silangang bahagi ng gitna at ng Katimugang Luzon, ganun din dito sa may bandang northern and eastern coast ng Northern Samar at sa buong Eastern Samar, dito po sa may bandang southern portion ng Mindoro Provinces, eastern seaboard ng Cuyo or northern part ng Palawan, dito po sa may bandang Cuyo Island, sa western seaboard ng Panay Island, sa western seaboard ng Romblon, western seaboard ng mainland Palawan at ganun din sa mga karagatan sa paligid ng Calayan Island ay inaasahan natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari muna po malaot dyan yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Yung mga bahaging karagatan naman na naka-highlight ng yellow, yan po inaasahan natin, magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Ganyan po talaga ang sitwasyon kapag umiiral ang amihan, lalong lalo sa mga gantong panahon po, November the previous year hanggang February the following year. Sa ating wind forecast naman ng Global Spectral Model, mapapansin natin, no, halos nang gagaling pa rin sa northeasterly direction ang magiging prevailing wind sa nakararaming bahagi ng ating bansa for the next 2 to 3 days. Ibig sabihin po, mananaig o iiral pa rin ang armihan, lalong-lalo na dito nga sa nakararaming bahagi ng Luzon at sa ilang baha sa eastern section ng Visayas. Posible po yan, no, for the next 2 to 3 days. And so far, wala po tayong inaasahan bagyo na mabubo sa loob man or labas ng ating area of responsibility.